mapagpalang umaga po, mga kapatid. Ang mga salitang pag-aaralan natin sa umagang ito ay hango sa aklat ng Marcos chapter 10 verses 29-30. Ang sabi po dito, sumagot si Jesus, tandaan ninyo, ang sinumang nag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain, dahil sa akin at sa magandang balita, ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon. Mga buhay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupain. Ngunit may kalakip na pag-uusik, at sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Ang talatang ito ay patungkol sa mga apostol ni Kristo na kanilang isa na pamuhay ang mensahe at pangakong nakapaloob dito. Na iniwan ang lahat para kay Kristo, nang ibig sabihin nito ay ang halaga ng lahat ng kanilang pag-aari maging ang kanilang sariling pamilya. Alang-alang sa pagsunod kay Kristo, ito'y kanilang kusang loob na isinuko bilang resulta ng paghahangad na manatiling tapat kay Kristo at gampanan ng buong husay ang pagpapagamit sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Jesus hanggang sa kanilang kamatayan. Ang pakikipag-isa kay Kristo Jesus ay walang katumbas na halaga dahil ito'y isang tunay na relasyon sa Diyos at sa kanyang mga tao. Isang mas malalim na pananampalataya, isang mas malakas na pag-asa, isang mas malaking kagalakan at pangmatagalang kapayapaan. At nakamtan din ng mga apostol ni Kristo ang buhay na gantimpala sa mga taong inuuna ang paglingkod kay Jesus at makasama niya sa kahariang kanyang pangungunahan na ipinangako ng ating Panginoong Ama sa langit. Ang New Jerusalem na magiging tirahan ng mga anak na hinirang ng Panginoong Ama sa langit. Mga kapatid, ang mensahe sa atin ng Marcos chapter 10 verse 29-30 ay hindi nangangahulugan na dapat isuko ng mga tao ang kanilang sambahayan upang maging mananampalataya kay Kristo. Sa halip, binibigyan din ito ang kahalagahan ng pag-uuna sa Diyos sa ating buhay. Dahil sa sarili nating sambahayan, kakaunti lang ang miyembro ng pamilya. Ngunit sa sambahayan ng Diyos, mayroong 100 beses pa. Ang sambahayan ng Diyos ay ang simbahan. Sa makatwid sa ating sariling sambahayan, kapag ang ibang miyembro ng pamilya ay Kristiyano, sa sambahayan ng Diyos, sila ay miyembro din ng pamilya. Kaya sabi sa kasulatan, mapalad ang isang pamilyang may mananampalataya ni Kristo dahil sila'y mababahaginan din ng mga pagpapalang espiritual. Mga kapatid, tayong mga mananampalataya kay Kristo, tayo ang mga modern apostol ni Jesus, kaya marapat lamang na buong puso natin siyang paglingkuran. Maglingkod tayo ng walang pag-alinlangan. Ibahagi natin ang buong tapang ang kanyang ebanghelyo sa lahat ng ating mahal sa buhay. Magtiwala tayo sa kapangyarihan ng Panginoon upang lahat ay maligtas at makabahagi sa buhay na walang hanggan na kasama si Kristo Jesus. Muli, mapagpalang umaga mga kapatid. To God be the glory.